Nakakaabala sa daloy ng trapiko at mapanganib sa mga rider ang sumilong sa ilalim ng overpass tuwing umuulan. Ito ang binigyan diin ni MMDA Acting Chairman Romando Artes nang pulungin ito ang ilang motorcycle riding hailing companies hinggil sa usaping ito. Si Noel Talakay sa detalye. Rise and shine, Noel. Tuwing malakas ang ulan, walang magawa ang mga motorcycle rider na nasa gitna ng kalsada kundi sumilong sa ilalim ng tulay. Tulad na lang sa kuha ng CCTV ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan nagkukumpulan ang mga rider sa Edsa Ortigas Flyover dahil ang taas nito ay isa pang tulay papuntang Green Hills. Ganito rin ang sitwasyon sa Edsa Ortigas MRT Station northbound. Ang kuha naman nito ng isang netizens na ipinost naman sa social media page ng MMDA na kasilong ang mga riders sa isang overpass. Halos di na makadaan ang ilang sasakyan tulad ng truck na ito. Ayon sa MMDA, hindi lang nakakaabala sa daloy ng trapiko na ilalagay din sa alanganin ang buhay ng mga riders. Ito po kasing practice nito, unang-una delikado. Lalong-lalo na dahil sa mga riding lane, motorcycle riding lane. Up, lalo kung may pasahero, kung titigil ka sa ilalim ng flyover, paano kumasagasa ka? Kaya naman pinulong ng MMDA ang ilang motorcycle ride hailing companies ng Metro Manila para hingin ang tulong nito na madisiplina ang kanilang mga rider habang suspendido pa ang No Contact Apprehension o NCAP. Kaya pwede po ba na tulungan nyo kami sa pagdisiplina ng ating mga riders, dahil unang-una syempre under din naman po sila ng inyong mga kumpanya, so administratively meron po kayong jurisdiction sa kanila, so kami po yung magbabantay, i-report po namin sa inyo, and then kayo po yung magpataw ng kaakulang disiplina. Suportado naman ito ng ilang rider hailing companies ng Metro Manila. To reassure everyone na we're very strict with our riders, at ang riders naman po namin talaga is properly informed. Naiintindihan naman po natin yung situation po ng mga delivery partners po natin, lalo na kapag malakas po yung ulan at delikado po yung pagbiyahe. So naiintindihan din po natin yung suggestion po ni Chairman na bibigyan po natin ng pagkakataon yung mga delivery partners po natin na makapagsuot po ng kapote. Kasama rin na pinulong ang mga operator ng mga gasoline station sa kahabaan ng EDSA. Target ng MMDA na malagyan ng mga tent ang 46 na gas station sa magkabilang panig ng EDSA na magsisilbing silungan pero hindi tatambayan ng mga nakamotorsiklo. Pero nakadepende pa rin ito kung papayag ang mga may-ari ng gasolinahan. Pero nagmanifest naman po sila ng openness and willingness to help dito po sa programa natin na mag-provide ng tent sa kanilang mga stasyon para po mapagsilungan saglit ng ating mga motorcycle riders at magbihis ng kanilang rain gears or kapote. Isa po sa kanilang concern ay yung pong baka mag-spill over sa kanilang mga pumps at makaharang sa kanilang operasyon. Yung mga set ng regulations na dapat ipatupad in case po na pumayag sila, tulad nga po ng ilang gaano ba katagal. Batay sa tala ng MMDA, pataas ng pataas ang bilang ng mga motorsiklo na dumadaan sa EDSA mula noong 2019. At ngayong taon, July pa lang, halos nasa mahigit 165,000 na ng motorsiklo ang gumagamit ng EDSA. Giit ng MMDA, habang paparami ang bilang ng mga motorsiklo, pataas din ng pataas ang bilang ng mga aksidente kung saan sangkot ang mga motorsiklo. Kalahati ng taon pa lang ng 2023, nasa 13,000 na ang naitalang motorcycle road crash. Dahil dito, simula August 1 ngayong taon, huhulihin na ng MMDA ang mga motorcycle riders na hihinto at sisilong sa ilalim ng mga tulay at bibigyan ng road obstruction violation ticket na may multang 500 pesos. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.